some of the best in Philippine journalism teaming up to promote media literacy. Here to talk to us about more about the project is veteran journalist, multi-awarded journalist, Cara David, who's also the chairperson of the UP Journalism Department. Cara, hello. Hi, Karen. Kamusta ka na, Cara? Okay naman. Ayan, nag-makeup ako para sa iyo, ah. Oo nga eh. Hindi, pero maganda ka naman talaga. First, congratulations being the chairperson of the UP Journalism Department. Let's talk about the project, Cara. How did you put this together? Why did you think of it? And how long did it take you to do it? Eh kasi matagal na namang problema natin yung false information or disinformation, 'di ba? Ang dami-daming nagfo-fall for yung tinatawag natin na fake news, 'di ba? Ang dami ng surveys na sinabi na the Filipinos think that fake news is a problem, 'di ba? Tapos kalahati lang ang sa ating populasyon ang kayang mag distinguish between fake news and hindi fake news, 'di ba? So malaking problema siya. Tapos karamihan ng ating mga kabataan ay nasa social media ngayon. Gumagamit na sila ng social media, nasa kanila yung access to technology, pero hindi nila marami yung hindi pa rin nagagamit ito ng tama. So, noong 2017, may Media and Information Literacy Curriculum ang DepEd. So, we talked with some of the teachers ng nagtuturo ng MIL in the high school level. Tapos, nagkaroon kami ng focus group discussion. Tapos, ang sabi ng mga teachers, gusto naman nila talagang magturo. Ang problema, kulang sa resources. Uh-oh. At saka marami doon sa mga nagtuturo ng Media and Information Literacy sa high school, hindi naman talaga journalist or hindi naman talaga nila napag-aralan ng media. So, gusto naming tulungan yung mga guro. Gusto namin silang tulungan, bigyan sila ng lessons on media and information literacy at the same time yung mga estudyante. So, naisip namin, imbis na bigyan namin sila ng module, ilagay na lang namin sa isang YouTube channel para mas maraming matuto. Kasi yung journalism department has the expertise when it comes to media and information literacy. Gusto namin palawakin lang yung classroom namin. Mm-mm. So, ang ibig sabihin nito, so marami tayong mga mamamahayag, no? Nandun si Editor De Silias, Jeff Canoy, Carmina Constantino, Connie Season, yes. Howie Severino. Ilan na ba ang sinimulan mo? Ilan sila? Bale, siyam kami, lahat-lahat. There's going to be 11 vlogs, yung dalawa hosted by myself. Tapos yung the others, yung iba hosted by Jeff, si Jeff Canoy, si Zen Hernandez, yes. Ivan Mayrina, si Howie Severino, Connie Season, Maris Umali, si Carmina Constantino, nandiyan din, si Atom Araulio, nandun din. So sila yung mga mag-host nung isa pagtigitigisang mga videos na ibibigay namin, ituturo namin doon sa mga teachers. Itong proyektong ito ay bahagi. At maganda na sa YouTube ito. Nasa YouTube. Oo, pwede nilang makita. Pwede nilang makita. Anyone can learn. Itong project na to, this is actually part of a 5-year project of the USAID. Meron si Initiative for Media Freedom na iba't ibang mga projects. So, yung natoka sa amin ay Media and Information Literacy. So, ito yung spearhead ng UP Journalism Department. 2 years naming ginawa ito. Itong project na ito. This project will run for 2 years. Tapos nagpapasalamat kami kasi yung mga journalists nagpa-unlock ng oras nila. Ang maganda pa dito sa project na to, ang nagsulat ng scripts ay mga estudyante ng UP. Ay, ang galing! Oo! Ako taga UP Mascom ako, ha? So, parang so, lab na rin nila, di ba? Lab work. Go on. So, meron akong tinuturong, may inintroduce akong bagong course sa UP. Ang pangalan nito ay Pag-uulat sa Filipino. Kasi marami tayong mga journalist na medyo hindi masyadong magaling mag-Filipino. Ganyan. Ito yung medium na ginagamit natin sa media, di ba? So, meron kaming tinuturo na course sa UP Journalism Department, Pag-uulat sa Filipino. So, yung mga estudyante ko doon sa class na yon, ang kanilang final project is to write a script for this media literacy channel. Tapos,
syempre yung content at saka yung form nito supervised by professors ng UP. Oo. At ang magaling dito, alam mo, I actually subscribe to your own YouTube channel. Thank you. I do. I am one of your subscribers. Before I even started my own YouTube channel, I watched your YouTube channel. And it is astounding yung advocacy mo, Cara, na magturo ng tamang pananalita sa Filipino. Oo, kasi 'di ba, mahalin natin ang wika. At saka dapat palaganapin talaga natin ito. Connected 'yan eh. Marami sa mga tataas yung lit pag tumaas yung ating pananalita sa Filipino, tapos napalaganap pa talaga natin ito. Tataas din yung level ng competence ng mga bata mas pag ginamit natin yung Filipino, hindi lang sa gobyerno, hindi lang sa media, pero pati sa pagtuturo natin, mas madali tayong maiintindihan ng mga tao. Wow. So, hindi ka naniniwala na dapat English is the medium of instruction. Diba, napaka-controversial nito? Because globally, English is the number one language, right? That was our soft power. What do you think as a professor? Nasa constitution natin na dapat, sa 1987 constitution nakasulat na dapat palaganapin natin ang Filipino bilang pambansang wika sa pamamagitan ng tatlong bagay bilang medium of instruction, bilang wika para sa gobyerno, at saka pangatlo, bilang lingua franca. Yung lingua franca, na isa katuparan na yan ng media. Tayo, di ba? Sa broadcast media. Oo, tayo nga yung sandigan ng wikang Filipino. Dahil tayo yung gumagamit ng wikang Filipino at nagpapalaganap nito. So, I really hope na sana sa ating mga eskwelahan, hindi naman yung hindi na natin ituturo ang Ingles, pero yung wikang pambansa natin, bigyan natin ng pagpapahalaga kasi mas madaling maiintindihan ng mga bata yung mga leksyon kapag ang ginamit nila yung kanilang mother tongue. Mm-mm. Diba? Okay. Oo. Isa pang tanong, no? So, nagsimula ka na nasa YouTube ito. Ito ba ang gagamitin na kumbaga, literally part of the curriculum ng UP MASCOM? Ay, hindi. Yung gagawin naming YouTube channel, ito ay talagang aming ambag sa public school system and high school system dito sa Pilipinas. So, ang gagawin namin, i-upload namin itong mga videos na ito. May kalayaan ng mga teachers kung gusto nilang gamitin or hindi yung aming mga videos. We are just providing the resources for them. Tapos, on top of the videos, bibigyan namin sila ng mga module kung paano nila pwede gamitin yung video. May lesson plan? May quiz? Oo. May mga points for discussion. Nagawa na to. Bahagi na ito ng pinondohan ng USAID. Oo. Galing. Okay. So, pero hindi ito soft copy na to, no? Or are you telling me pinrint mo pa as a book? Nagprint pa kami para dun sa mga participants sa launch namin tomorrow at the UPCMC auditorium. Pero konti lang kasi yung on-site participants namin. So it's also available online. It will be available online para kahit sinong guro na gustong gamitin yung mga videos namin, alam nila kung paano ito gagamitin sa kanilang mga klase. So nag-isip na kami ng mga quiz. Fantastic, Cara. Okay, go on. Ayun, sino gumawa ng quiz? Ikaw? O pati UP students? Kaming mga professors ang gumawa nito. Ayun. Para matulungan yung mga teachers. Ang hope lang naman namin ay mas ma-improve ang media information literacy education in the Philippines. At ito ang aming munting ambag. Ayun, bukas maglo-launch na kami ng YouTube channel. Maraming salamat, Karen, for helping us promote this channel. So tomorrow we will have a launch at doon sa mga gustong mapanood yung aming mga videos, search nyo na lang, meron kaming YouTube channel at saka Facebook page. Tapos nagpapasalamat kami sa USAID, sa Internews, syempre sa College of Mass Communication for supporting this project. At sa lahat ng mga journalists na nakipag-collaborate sa amin. All right. Thank you so much, Cara David, Professor Cara David. It's so nice seeing you, Cara. Thank you.